Paliwanag naman ang Batangas PNP sa ulat na nagkaroon ng paglabag sa minimum health protocols noong bumisita ang dalawang tumatakbo sa pagkapangulo. Nais kasi ng Department of the Interior Local Government na imbisigahan ang nangyaring pagdagsa ng mga tao sa Batangas matapos ang magkasunod na araw na bumisita sina Senator Manny Pacquiao at Manila City Mayor Isko Moreno. Sinabi ni Batangas Police Director of Police Colonel Glicerio Cancilao na noong dumalaw si Moreno ay nasunod naman ang health protocols dahil lahat anya ng mga dumadalo doon ay mayroong antigen test. Habang sa pagbisita naman ni Senator Pacquiao ay nahirapan ang kapulisan na kontrolin ang mga tao dahil dinagsang lugar. Paglinaw niya na hindi siya nagkulang sa pagpaalala sa mga tao na sundin ang minimum health protocols. Samantala, balita pa rin sa politika, hindi na naiwasan ni dating Senador Antonio Trillanes IV na batikusin si dating bayan muna Congressman Nery Colmenares na maraming nagtutulak para ito ay mapasama din sa listahan ni Vice President Lenny Robredo sa kanyang ticket o sa senatorial line para naman sa halalan sunod na taon sa kanyang pahayag nitong dating senador. Ibinahagi nito ang ilang mga paniniwala doon ng partido nito na magdalo kabilang hindi nila pagpili kay Colmenares sa lineup. Ayon pa kay dating Senador Trillanes, sa kasaysayan ng bansa ay wala niyang pakialam ang makabayan sa kalagayan ng bansa dahil sa tanging ang kanilang pansariling interest ang kanilang tinitingnan. Nalaban pa niya nila noon si dating Pangulong Noynoy Aquino at pumanig pa raw kay Pangulong Duterte. Kung malala ay naging usapin ng mga nakarang araw ang hindi pagsali nito nga si Robredo sa pangalan ni Colmenares sa kanilang senatorial lineup. Sa panig naman ito nga si Atty. Colmenares, naaintindihan daw niya ang naging desisyon naman ng pangalawang pangulo at ginawa lamang daw nitong nararapat naman para naman sa kanyang candidate. Pa rin ang balitang niya, may dadagpang statement ang reaction pa rin dyan sa Red Cross matapos naman linisin sila nitong RITM sa ginagawa nilang COVID testing doon sa kanilang mga laboratorio. May dadagpang detalye si Bombo Dennis Samito. Ikinagalak ng Philippine Red Cross ang findings ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM na nagsasabing accurate ang COVID-19 RT-PCR swab test na kanilang ginagawa. Matatandang mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang naglabas ng naturang issue matapos na lumutang na may mga false positive cases umano na nasuri ang PRC laboratory dun sa Subic, Zambales. Ayon sa Pangulo, tila hindi makatwiran ang paniningil ng mahigit 2,000 para sa hindi naman pala tiyak na pagsusuri. Pero base sa paliwanag ng Philippine Red Cross Chairman na si Senator Richard Gordon, hindi lang para sa gamit ang kanilang sinisingil kundi pambayad na rin doon sa mga medical technologists at iba pang tauhan na buhay din sa pag-aasikaso doon sa mga natatanggap na sample. Ayon kay Gordon, hindi matatawaran ang papel ng mga gumagawa ng naturang test. Dahil tuwing nagtatrabaho sila ay nalalanta din sa posibleng impeksyon. Kaya naman, sa isang pahayag sinabi ng PRC na nagpapasalamat sila sa patas na imbestigasyon ng RITM-DOH sa nasabing usapin. Patunay lamang umano ito na naging biktima sila ng walang basehang alegasyon para sirain ang kredibilidad sa harap ng publiko. Yes, Bombo Elmar? Yes, Bombo Dennis, ang pinag-uusapan natin dito, itong saliva RT-PCR test na tinatawag, Bombo Dennis. Yung saliva test ay isa sa mga pagsusuri na ino-offer ng Philippine Red Cross. At meron ding RT-PCR testing na kinakandak sila, Bombo Elmar. Kung baga, pambalidate din ito dun sa mga antigen test na nakukuha. At ito, yung mas sabi nga niyan, gold standard na pagsusuri kahit sa Korea at iba pang mga bansa, ito rin yung estilo na ginagamit, Bombo Elmar. So, dalawang klase yung ino-offer ng Philippine Red Cross dito. Dilan sa kung ganun ang nangyari dyan, Bombo Dennis, maalala ko, ay nag-ukol ng panahon ang Pangulong Rodrigo Duterte upang talakayan, batikusin yung ginagawang testing ng Red Cross. Lalo na at milyonis na ha, Bombo Dennis, yung naisakto para nila na pag-test. Karamihan dito yung mga OFW na dumarating sa ating bansa, Bombo Dennis. Na nga, Bombo Elmar. At tuloy-tuloy naman ito. May mga pagkakataon nga lang na naglaylo yung operasyon nila nung panahon na hindi nga nakakabayad. Dahil sabi nga ng Philippine Red Cross, ano naman yung iaabot nila dun sa mga hinayar nilang tauhan kung hindi sila makakapaningil doon sa naipangako sa kanila na kabayaran para sa serbisyo. Yun, yung naging bunsod nga ay tumindi pa yung batuhan ng aligasyon. Pero at least ngayon,
yung issue dun sa kredibilidad ay natuldo ka na ito, Bombo Elmar, yung kredibilidad ng proseso ng testing ng kanilang mga laboratorio dyan sa Philippine Red Cross ay accurate ayon dito sa RITM-DOH sa Bombo Elmar. Nung una, saan ba nakuha ng impormasyon ng Pangulong Rodrigo Duterte ukol dyan sa ginagawang RT-PCR test ng Red Cross sa Bombo Denis? May nag-feed sa kanya ng impormasyon about that, Bombo Denis? Tama yan, Bombo Elmar. Ito'y nasa bahagi ng Central Luzon din yung nag-feed sa kanila ng impormasyon na may kahalintulad nga na pangyayari kung saan yung mga false positive allegedly yung lumabas na resulta. Pag sinabing false positive, Bombo Elmar, sa initial test ay positive, pero sa verification ay hindi pala accurate, Bombo Elmar. So ganun yung initial na definition pagka sinabing false positive. Meron din naman false negative, yung tipong paasahin dun sa resulta na negatibo, pero later on pagka isinailalim ito sa mas komprehensibong pagsusuri ay lalabas na positive pala, may infeksyon ng COVID-19. So mas delikado yun, Bombo Elmar. So itong mga kahalintulad nga na mga test na ito ay dumadaan yan sa ilang layer ng test at yung pagtingin dyan sa laboratorio, kaya kinakailangan ay accurate talaga dahil syempre buhay ang nakataya, Bombo Elmar. Okay. Si Bombo Jane, go ahead, Bombo Jane. Bombo Dennis, ngayong napatunayan no, ng Philippine Red Cross na valid at reliable yung pagsagawa nila ng RT-PCR test. So may susunod ba sila gawing hakbang laban sa mga nag-akusa ng false positive, Bombo Dennis? Sa ngayon, wala pa naman binanggit dito sa naging pahayag ng Philippine Red Cross sa Bombo Jane. Pero at least daw vindicated sila. Nangangahulugan na nananatili yung kanilang kredibilidad dito sa aspeto na ito, Bombo Jane. Doon naman sa issue na kung sino yung naglabas nito sa publiko, well, hindi nila maaaring sampahan ng kaso si Pangulong Rodrigo Duterte dahil nga immune from suit ang presidente, Bombo Jane. So yung simpleng kaso ng libelo, hindi naman ito ubra. So ang mangyayari niyan ay at least ilalathala na lamang nila yung resulta ng pagsusuri na kinandak ng RITM-DOH para may pakita na reliable at angkop at nakakasunod dun sa proper na proseso itong kanilang mga kinakandak na test. Alright, on that note, maraming salamat, Bombo Dennis. Magbago ang isip ni Gibo Teodoro sa pagtakbo bilang senador sa darating na halalan, yan ay kahit pa magbago ang isip ni Davao City Mayor Sara Duterte hinggil sa pagtakbo bilang pangulo. Matatandaan noong Hunyo ay dinalaw ng dating Defense Secretary si Mayor Sara para pag-usapan ang posibleng pagtakbo bilang magtandem sa 2022. It would be very unlikely for me to shift at this time. It would have to take a major reason, positive reason, which would be beneficial for the agenda I'm pursuing to do so. But right now, there's no reason for me to shift. Sa panayam sa programang The Source, aminado si Teodoro na hindi siya sinabihan ng presidential daughter nang magdesisyon itong tumakbong muli bilang Davao City Mayor. The vice presidential role would have really been perfect. Plus, I could go around the country advocating for and asking questions about what the young feel the future should look like for them. I'll still continue the movement. That is a commitment. And try to work within the legislature to shape, to introduce more efficiencies into the government. Everything is possible. Yan ang inihayag ni Senator Amy Marcos sa posibleng pagtatambal ng kapatid na si Bongbong Marcos at si Senador Bongo sa 2022 national elections. Ayon kay Senator Amy, patuloy ang pakikipag-usap ni Bongbong para makakuha ng katandem. At bukas ang kampo ng dating senador na maging running mate si Go. Wala pa ang reaksyon si Go hinggil dito. Tumatakbo pangulo si Bongbong sa Partido Federal ng Pilipinas o PFP. Habang naghain naman si Go ng kanyang kandidatura sa pagka-vicepresidente, kapareha sa PDP laban presidential bet, Senator Ronald Bato de la Rosa. Handa naman si Pangulong Rodrigo Duterte na pondohan ang kampanya ng mga
kumakandidatong miyembro ng PDP Laban Kusi Wing ayon sa Pangulo mga nakasakong pera ang kanyang ipamimigay para masiguro ang panalo ng mga kandidato ng partido. Pinangako rin ni Duterte na personal na ikakampanya ng ang party candidates sa buong bansa. Narito ang pahayag ng Pangulo. I have committed to campaign for PDP candidates all over the country. So I can only afford one each citizen. Maybe you can schedule one rally unya manhi ko muna to ang akong tabangawan ninyo o mga tag usa ka sa akong kwarta para sigurado yung blog. Narito naman ang ilang aktibidad ng presidential aspirants ngayong araw. Nasa Marawi City si Vice President Lenny Robredo para kamustahin ang sitwasyon doon at kausapin ang mga taga-suporta sa lungsod. Ang tandem naman ni Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto dadalo sa online kumustahan ngayong hapon. Target nilang makausap ang mga residente ng ikalawang distrito ng Antipolo. Habang ang presidential aspirant na si Leody de Guzman panauhing pandagal sa Pandesal Forum ngayong umaga. Patuloy ding minomonitor ng CNN Philippines ang mga aktibidad ng iba pang presidential aspirants. At